Well, for today's video guys, meron tayong i-review na dashcam na nabili ko sa Shopee. Actually, 1 to 2 days okay pa siya, then ika third day medyo nagka-problema. So papakita ko sa inyo guys yung LCD, yung monitor, kung ano yung nangyari. So guys, kung bago pa lang sa channel ko, napad na sa channel ko, don't forget to click like, share, subscribe, click mo rin yung bell para lagi update sa mga videos ko. So ganito guys. So ito yung nabili kong dashcam. Ayan, ganyan siya. Nag-glitch yung kanyang monitor. So yan, nabili ko siya sa Shopee ng 990. So ganyan siya guys. Ayan, mga pangalawang araw okay siya, then pangatlo, yan, ganito na siya ngayon. And nakausap ko yung seller kung saan ko ito nabili, kung saan store. Pwede ko naman daw ibalik, i-refund nila yung pera, which is good thing yon, kasi syempre defective yung nabili natin. So yan, kung makikita nyo sa monitor, yan o, nag-glitch yung kanyang LCD. So yun guys, so dadalhin ko to sa JNT para mapa solid na sa pinagbilhan ko. Yan. So sa mga gustong bumili ng dashcam guys, ingat kayo and read nyo lagi yung mga reviews kung okay ba to or hindi. Sa akin kasi guys, nung nabasa ko sa reviews, okay naman. Then yun, nagkataon lang na defective yung nabigay sa atin. So yun lang guys, and quick video lang to. And again, kung gusto nyo bumili ng dashcam sa inyong sasakyan, check nyo muna guys yung reviews, and syempre mas maganda na rin yung branded talaga na dashcam sa inyong mga sasakyan. So yun guys, and I hope you like this video. Again, kung bago na sa channel ko, napad na sa channel ko, don't forget to click like, share, subscribe, click mo rin yung bell para lagi update sa mga videos ko. Thank you for watching and see you in the next vlog. Bye!